lahat ng pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yung mga naging ikaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaaring makalig sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eucharistia, manalangin tayong palambuninawa ng Panginoon ang matitigas natin mga puso at puruin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Tingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu upang utukan ang bago ang lahat ng mga nagbubuhay sa pagkakasala. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay po natin pag-ibig ang pagbunga daw.
kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Ama ng mga kapangyarihan, kami mga tinubusbog at tinukob ay tunghayan mo ngayon sa iyong nagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo makamtan ang kalayaan at pamanang sa piling. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hinirang ang Diyos si Ezekiel bilang propeta at tango upang hibugin ang mga Israelita na magbagong loob at magbagong buhay. Pakinggan po natin sa unang pagbasa.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-uwi sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kanyang mga lagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, kung tanong siya na kausapin ng sarili niya, kapag nalig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapalapuin mo sa dati at napapanumalin mo siya sa iyo. Ngunit kung hindi siya magkapatid sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usama ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya magkapatid sa kanya, sabihin mo ito sa patitibo ng sima. At kung hindi pa siya magkapatid sa patitibong simbahan, ituring mo siya hindi o isang problema. Sinasabi ko sa iyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa lupa. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa lupa. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingin ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng Ama na sa lupa. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatikol dahil sa akin, naroon akong kasama niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, Ebanghelyo na ating narinig, dalawa o tatlong pag nagkakatikol na tikol, ako'y nasa kanila, kasama nila. At lahat ng himig sa ngalan ko, ibibigay ng Panginoon. Itong salita ni Jesus ang nagbuka sa ating pagliliwang sa panalangisan ninyo. Sapagkat nais nating humingin o hilingin sa ating Panginoon, nagtitiwala tayo, ibibigay niya sapagkat pagkainan ito man. Dahil tayo ay nagkakaisa, nananampalataya sa ating Panginoon Jesus Christ, at ibibigay sa inyo lahat sa ngalan niya, lahat ng mga pagkihingi. Kaya isang nakisahiling sa ating Panginoon yun, maunawahan namin matanggap at may sabuhay ng mensahe mismo ng salitang ating narinig sa isang ito. Yun yung una para sa ating kaligtasan. Pangalawa, yung kahilingan sa pagaling ng ating mga kapatid, lalo na yung may mga malulubhang karamdaman. Ang inyong komunidad ay na pwede natin may distinguish, no? Sa ibang komunidad, sa panalangin para sa mga kapatid ninyo, may mga karamdaman. Yung lagi sinasabi na yung pamper si Brother Blas, yung healing. Kasi marami tayong kapatid na may mga malulubhang karamdaman. Kaya yung pagkakataon, magdasal para sa kanila. Sapagkat tayo naniniwala na pakikinggan ng Panginoon lahat ng ating mga kahilingan. Kung ano itong hilingin na nagkakaisa tayo at nananampalataya sa atin. Pangatlong nais sa hilingin, yung mga naging biktima ng pandemic, yung mga hindi naman yung mga nahawak na kasakit, pati yung mga walang posibilidad, yung mga nahihiram, sila kasi yung mga nagugutom sa kagalba naman ng pandemic. Sila yung mga nagugutom, sila yung mga nawalan ng trabaho, sila yung mga desperado, wala nang sakit, wala nang COVID, pero gano'n naman yung kanilang paghihiram. Ito'y ating naisilin sa ating misi. Tanda ng ating pagkiramay sa kanila, tanda ng ating hindi pagmamahal sa kanila. And of course, lastly, yung para sa kalawa ng ating kapatid sa kanila. Lahat na mga naman tayo sa panahon ng pandemic, lagi kong reflection sa sarili ko. Wala na siguro mong higit na kasakitan, yung mamatay ng mag-isa, yung mamatay ng hindi ka malamitan, yung makikita ka nalang ako. Tanggap natin mamatay lahat naman tayo mamamatay. Pero yung mamatay ng mag-isa,
malayo sa pamilya o malayo sa iyong buhay, yun ang pinakamasakit. Pero naniniwala tayo na hindi tayo mag-iisa kanila. Sapagkat kahit kamatayan, hindi tayo galing nilayo sa pag-ibig ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ito yung pag-ibig na ating pinanghawakan. Dito tayo humuhugot ng lakas sa pananampalataya na si Kristo ay namatay, naghihirap, nabuhay para maging kasama natin sa lahat ng panahon. Hindi lamang pag tayo masaya, lalo na pag tayo ay tayong nag-uusap o tayo ay nakapangako sa Diyos. At kung tayo may mamamatay, tayo maasang pagbuhay din tayo sapagkat siya ay ang buhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Umabalik na natin sa kitla ng ating mapagbasa. Ang ating agad na mapasa sa ating puso ay yung sa akin na sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Tayo na sa Roma, mapasa tayo sapagkat binigyan kayo ng simbahan dito mismo sa sentro. Sabi ni Proclas, kami napakapalad. At alam nyo ba, dapat tayo magdiwang pag tayo binigyan ng grasya. Hindi dahil sa grasya. Dahil sa likod ng grasya, may nagbibigay ng grasya. Ang tatap natin yung giver. Kasi mahal na tayo. Hindi kayo bibigyan ng simbahan, hindi kayo bibigyan ng pagkakataon. Maraming komunidad na wala pang misa dahil sa pandemic. Kasi ang Kolehiyo Pilipino, hindi pa yata sila allowed pang misa mga komunidad. Pero kayo nakikita, maganda yung simbahan. Nandito kayo na lang. Nakapag-misa na yun. Mapalang. Sapagkat mahal kayo ng Panginoon. At sabi na yung Apostol Pablo sa kanyang sula sa mga taga-Roma, magmahalan kayo, mahalin niyo ang mga kapwa tulad ng pagmamahal niyo sa inyong sarili. Di ba napakaganda mga kapatid? Kung ang mga miyembro ng Pilipinong Salvation nagmamahalan sa isa't isa. Di ba? At sabi na Apostol Pablo, mahalin mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya ang importante rin malaman natin na paano ba minahal ang sarili ko? Siyempre, yung maunawa natin na minahal ako ng Panginoon hanggang ibigay niya ang magandang buhay sa akin. Kung meron tayong awareness na ang Panginoon ang ginoon na akong minahal, siyempre, tumakamalin ko yung kapwa. Ibigay ko lang yun, tatanggap ko sa kanya. At mamalin ko rin ang kapwa ko tulad ng pagmamahal niya sa akin. Napakaganda. Ito yung pagpapatibay ng samahan. Sapagkat talaga maghahari sa inyo ang totoong pagkakaisa na makatalim sa pagmamahal ng isa sa isa. Iba pag mahal yung kapwa, ano ba bang higit doon? Isang pagmamahal na kaya ang bigay pag-ibuhay. Kaya ito yung unang nais natin mamunawakan. Tanggapin ang isang buhay. Para may isang buhay din natin, ang pinaka-importante ng isang ng Panginoon, mga kapatid, na para sa isang komunidad, may isa tingin kong napaka-importante. Sapagkat sa isang komunidad, lahat tayo susubukan, lahat tayo magkakamali, magkakasala, tayo may hindi. Kaya nga tinuturan tayo ng Panginoon para malagpasan natin ang isang buhay natin ito. At sa pagmamahal at pagtutulong sa isa't isa, makikailanan natin malagpasan. Sabi sa Ebanghelyo, yung insight na pagwawas ko ng mga kapatid. Yung fraternal correction natin yung tinatawag. Alam natin mahirap magwas ko. Mahirap. At mahirap rin tumanggap ng pagwawas ko. Tanging Panginoon lamang pwede magturo sa atin at magbigay sa atin ang lakas. Kaya na kung maghihari sa atin po sa mga kapatid ang pagmamahal ni Kristo, at ang pagmamahal sa isa't isa, pwede natin magawa ito. Yung totoong pagwawasto sa ating kapatid na nagkamali na may pagmamahal. Siguro na-experience yun lang. Pagmamahal mo kung yan ay mga anak, yung magulang, kaibigan, o kamembro ng komunidad. Kung mahal mo. Magdadalawang isip ka ba kung lapitan ka agad? Kung mahal mo siya talaga ng totoo? Hindi. Matutuwa ka pa ngayon kasi matutulungan mo siya. Pero ikaw ang lalapit. Ikaw mismo na nagmamahal sa iyong kapwa. Hindi mo ito ipagkakalat na. Tapos panuloy malalaman din niya, Jesus po na sa lahat. Ang tawag doon, hindi yung pagmamahal. Ang
pagmamahal sa amin ni Jesus, nakita mo ng kamay, puntahan mo. Kasi mahal mo siya. At nasisigurado mo siya mga kapatid, ang nagkamaling kapwa niya, pag inyong nilapitan, at nakita niya sa inyong mga mata na mahal mo siya, tatanggapin niya na maluwag sa kalooban na inyong pagmamahal. Bakit? Kasi hindi mahal mo yun. Maliliwanag ng Papa at maliligtas mo. Hindi man siya maniwala, okay lang. Gaba pa rin ako paraan. Magtataw pa ako ng isa para ano pa siya maliwanagan. At makikita niya talaga mahal mo na mga to. Kung hindi pa rin sapat, buong komunidad. Buong komunidad. Magmamalis ang kapwa mo ng kapatid. Kung hindi pa rin siya magpiliin, wala ka pinulis mo sa pagkita. Pero, at least sa madali ng Panginoon, sa madali ng kamin, ng kapwa, ginawa niyo lahat para iligtas. Sabi kasi sa unang pagbasa mga kapatid, meron tayong tinatawag na personal responsibility. Bawat isa sa atin may responsibility. Pero meron din isang pinagkaroon sa atin ng Panginoon ay isang pag-responsibility. Yung inatan natin ang kaligtasan ng ating kapwa. Ibig sabi na ni Prophet Ezekiel, maging propeta tayo na iniingatan natin ang kapatid natin para siya ay naligtas. Hindi para, di ba, pag nagmimisa ng Biro sa Lugas si Baal, ay narikinig ko lang yung mga mabito. Mismo sa Lugas si Baal, kung sasarawin ko ng mata, tinitinan ang mga nagsisimba. Imbis na kung ano nagtingnan, ang tinitingnan, ang kapwa para silipan, para pagkatapos ang isang pichismis. Ay, ba naman ganun? Kung sa mismo sa Lugas si Baal, ay pichismis na, ay paano paglabas ng simbahan? Imbis na ingatan ang kapwa para iligtas. Kasi gusto sa lugar din natin. At kung ito maghahari sa ating puso, ano pang gaganda sa inyong komunidad? Mahinigil pa ba sa inyong komunidad kung maghahari sa puso nyo ang tuloy ng pagmamahalan? Ulitin ko mga kapatid, hilingin natin sa ating isa maghahari sa ating puso ang tuloy ng pag-ibig ni Jesus. Para maisabuhay din natin yung maternal correction. At masisigurado natin dadama. Nalagubay yung komunidad. Bakit? Siyempre walang mawawala, walang naayos. Kasi pag hindi natin nagawang pagmamasok ng pagkabalitan, di ba ang normal na nangyayari, nagdamali yung isa, ang gagawin ko. Magagaling, malaging kaaway, mawala ng respeto. Anong gagawin mo nagkamali? Siyang dahil sa naman. Hindi ka umalis ang maalis. Yung ba yung pagmamahala sa isang komunidad? Yung ba yung pagmamahala sa isang pamilya? Ba't ang alam ko ang halos sa buhay pag nagkamali? Sabihin mo, magbago ka kung dinumayas ka. Ginawa pa sa atin ang Panginoon na nagkamali tayo. Ano ginawa niya? Binigay niya ang katabuhay para sa atin. Sabi nga ng Apostol Pablo, walang sino man ang mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Gutom, tabak, kamatayan, at ang ating kasalanan. Bakit? Sapagkat mas higit dito ang pag-ibig ng ating Panginoon. Mas higit dito sa lahat ng bagay na ito kung gano'n na tayo hinahan. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ng magsimulong sa akin ito, manalangin tayo. Bawat sa isa sa atin, pagdasal natin ang ating kapwa. Dahil yung mga nagkaman, nasa na maghari sa ating puso ang pag-ibig ni Kristo. Maghari sa ating kapwa ang pag-ibig ni Kristo. Maghari sa ating komunidad ang pag-ibig ni Kristo. At ang ating komunidad, maging isang komunidad kung saan madadama na tinatawag na pagmamahal at maliligtas tayo. Ang sabi kasi ng ating Ama sa langit, ang nagising ko, lahat kayo ay maligtas. Kaya kung tayo nagmamahal ng mga kapatid, tayo naniniwala na lahat ng hilingin natin sa araw na ito, ibibigay niyo. Ibibigay sa pagka tayo nagmamahalan sa isa't isa. Simple as that. Nagmamahalan lang. Kaya ibibigay niya lahat ng ating hilingin. Kaya lahat ating hilingin, papasalamat tayo sa Panginoon dahil nagkita tayo ng kanyang salita, gabay natin sa ating misin. Oh.
Kaya kung ibig sabihin mo, ang sama-sama natin ang pangalan ang ating pananaw. Sumasampalataya ang Diyos ng mga kaya sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ang Diyos Kristo ang isa ng ating Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa ating Espiritu Santo. Pinamanakas ng Kamayang Biten, pinagpapasal ng Diyos Kristo, pinamanakas sa Diyos ng tayo pinigili, nanaos ang ilawaran ng mga iwa, na may nagpapumaraw ng kukulay na muli, umakyat sa langit, manulog sa kanilang Diyos na mga mapapangyari na sa lahat. Doon magmumulat pa ilito at buhok sa nangamagbuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay na manakos sa Diyos Kristo sa ano, sa banal sa mga kaguluhan, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mapagpatawa ng ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ng ating mga pagkukulang. Ipanalangin natin sa mga mabaging ganito rin na maging pagkikitubo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo at ang ating pagsasagot, Diyos na mga mabaging, tingin mo kami. Diyos na mga mabaging, tingin mo kami. Diyos na pagkalawaban mo, nawa ang pusong mga bagin, ang mga napamuno sa simbahan, na sa gaya'y masalamin sa nila ang magkakabat ng puso ni Jesus, manalangin tayo. Diyos na pagkalawaban mo, Diyos na maging tapat nawa sa kanilang tungtulit at matupad ng batas, ang mga lider ng ating bayan, mga polis, sundalo at mga hukom, manalangin tayo. Paghiwalayin mo itong dahil pagdaan, ang baka mawapaka ito yung mga matagil. Diyos naman, magkakawa ng lakas ng mga makasalanan at naliligaw ng lantas na magbalik at muli ng kapatawaran sa Panginoon at mga tao na sa mga nila, panalangin tayo. Diyos naman, Diyos naman, ipaluan mo kaming matulad sa iyo sa pagmamahal at pagmunawa upang magkaroon mo ang pusong laging bukas ang mga humihingi sa amin ang kapatawaran. Salangin tayo. Diyos na mabagin, hindi mo kami. Diyos na mahabagan mo na nung lubos ng mga kapatid namin ni Mama upang masapit sila sa langit na iyong pinangang. Salangin tayo. Diyos na mabagin, hindi mo kami. Sa isang sadaling kayo tayo kita, ating inalay sa ating mga sa ngalan na Yesus. At ang ating mga personal na mga intensyon at ang mga intensyon na pinagkakaloob ng misin. Manalangin tayo, Diyos na mga pagiging, tingin mo na. Dakilang Ama, tingin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming kalooban at ilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinilig namin ito sa iyong nabubuhay at naghahal kasama ni Yesu Kristo ang Apo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sisimulan po natin ngayon ang pagdiriwang sa huling kapunan. Magsimupo po ang lahat at sabay-sabay natin ang pinigit ng aming mga kagaalay.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all of his holy church. Amin namin lumikha, ikaw ang gumagawa ng bukas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalubong ang iyong kadakilaan ay aming handugan na iyong minamarapat ang aming maiaalay. At naway makaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon at pinagdiriwang sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, man pasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa Diyos ay ang puso at Diyo. Sa namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ang kaya ito sa laman. Ama namin ang mga paglalingan, tunay ng marapat na ikaw ay aming masalamatan. Ang iyong mga suti na nagtaksin ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkilig. Bunga ng alasakit na anak mo ang masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kami mga tinutubos na anak mo, mahal ay nilulubong ang tipon at magkapisan upang magsalo sa masagana ng pagmamuhay. Kaisa ng anak mo at ang Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ng Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinapananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiamit ng pagpupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuntis sa iyong nadakilang. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
share this love salvation. Give him thanks that you have held us worthy to be your presence and minister here. Humbly we pray that partake of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our bishop, Pope, and all the clergy. Remember your servant, Lydia, whom you have called today from this world to your soul. Grant that she, who was united with your son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and Saint Lorenzo of Greece, and Saint Pedro Colosso, and all the saints who pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs of eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
who thinks away the sins of the world, blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall live.
manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong bilugan. Panindabanin mo kami makapakinabang sa buhay niyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hindi. Amen. Amen. Magsipo po ang lahat para po sa paalala. Tayo po ay masitayo para po sa ating kanyang blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Magsiyupo kayong lahat at hihingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buwan sa langit ng iyong sambayanan, at pamalagiin mo sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihing Diyos sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, bago natin i-bless yung kayo, yung mga kanda, magkakalong po tayo ng prayer o healing habang umahapos ang choir. Nais natin panalangin lahat ng mga kapatid natin, mga may mga karamdaman, lalo yung mga kapatid. Bow your heads and also bring you to the final healing of Father, Son, and the Son. Sama-sama natin mga kapatid, panalangin ang bawat isa sa atin, tatulang natin mga kapatid ng mga pangamdaman, ng mga pangkaraanan. Panginoon, buksan mo lang namin mga puso para ang aming madamay ang pagmamahal sa amin. Mas pasalamat sa amin na iyong Espiritu Santo upang lalo pang umahalap sa aming mga puso ang iyong pag-ibig. Ang pag-ibig nito ang gumagamot sa aming mga karamdaman. Ang iyong pag-ibig na walang hanggan na inyong nilakita sa inyong mapapakasama sa Diyos, anong bibigay sa amin ng pag-asa. Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, nagpakasama na matay na buhay, kami po, Panginoon, ay umagaling, umalakas sa pananampalataya at nadaraman namin ang inyong kaligtasan. Sabay-sabay natin ang amitin, Tama ang Holy May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the
the Holy Spirit. Amen.